Alright, magandang araw sa inyo mga kabutsiwals. Andito na naman tayo sa isang house and lot for sale. Yan, nasa likod ko. Ang maganda po sa lugar na to, by the way, dito po ito sa San Marcelino, Zambales. Itong daan na to, kung nakikita nyo yan, syempre nakikita nyo yan, nasa camera eh. Itong daan na to, meron pong access dyan papunta sa Mapanuepe Lake. Alam nyo po ba yung Mapanuepe Lake yun ano, sir? Mapanuepe Lake. Alam nyo yung Mapanuepe Lake? Ito yung sinasabi nilang Switzerland dito sa San Marcelino. Ah, New Zealand pala. Okay. New Zealand ng San Marcelino, Zambales. Napakasikat ng lugar na yan. Ngayon, itong bahay po nila ay mga ilang minuto papunta doon yun? Mga kasi hindi po pwedeng magbilis dahil sa daan. Mga 1 hour kami. 1 hour mula dito? Opo. Okay. So, kalimbawa, nabili nyo itong property na to, 1 hour lang nandun na po kayo. Diba? Unlike sa Manila, medyo matagal. And then dito, palabas po yan ng palengke. Siguro mga 10 to 15 minutes andun na po kayo sa palengke ng San Marcelino. Ang property po, ang frontage niya around 50. Mahaba yung frontage, no? Less than ano to eh, mga 999 square meters lang po yung property. Pero meron tatlong bahay sa loob. Apat na structures actually, meron silang production ng ice cream doon. So nandun yung isang gate, yung malaking gate para sa sasakyan, tapos nandito yung gate para sa tao. So alright mga kabutsiwals, ito po yung main house. Pagpasok nyo ng gate, galing dyan, di ba? So ayan yung main house, no? May mga walkway na, may mga cemented pavement na, oh. And then may isang bahay doon, may isang bahay dyan. Itong main house, na-construct po ito summer around 2020. 2012, I'm sorry. So ang floor area niya, kung di ako nagkakamali, mga nasa ano to, 120 floor area ng bahay, no. So sir, ano to, pinaka ano yan, tawag yan porch, no. Ito ang veranda. Ayan, no. So dito yung pinaka main door nila sir. Ayos pa po yung bahay, maganda pa, oh, kung makikita ninyo. Stainless ang kanyang gutter at aluminum ang kanyang kisame. Naka-elevate yung bahay, tatlong step. 1, 2, 3. Yan. Papunta doon sa loob ng bahay. So mataas yung bahay, elevated, ano. Ito po yung pinaka-gate na pag merong sasakyan, dyan ang pasok. Kasya dito siguro mga isa, dalawa, tatlong sasakyan kasya dito. Tapos meron pa dito. Yan. Oh. Kasya pa dyan, isa pang sasakyan. So kung may mga bisita kayo or gagawin nyo po itong parang pinaka Airbnb, pwede kayong mag-accommodate ng hanggang 4-5 sasakyan. May Indian mango dito sa tabi. Maganda ang pagkaka-fence, oh. Mga nasa ano po yan, 7 feet yung fence nila na yan, perimeter fence. Eh, meron silang anong puno kaya to, sir? Parang puno yan, sir, yung parang duhat ba na dikit. Ah, bignay. Bignay yan. Bignay, okay. Yeah, may bignay dito, oh, may star apple. Ito, sir, yung laundry. Ah, laundry stock room. One po yan. Bali. Dating kusina. Dating kusina dito sa labas. Ah, okay. So dating kusina dito sa labas, pwede niyo gamitin dating kusina. Ah, pwede niyo buhayin 'to, oh. Poso. Pinaka-kusina. Tapos ito yung poso. Yeah, ito yung pinaka-source ng tubig niyo, sir. Apo. Doon, level tank. Okay, so deep well po ang tubig niyo rito. Apo. Mm-hmm. So ito po si swimming pool nila. Itong swimming pool niyo, sir, paano kayo nagkakarga ng tubig dito? Water pump meron po. Water pump. Meron po siyang dedicated na pump para sa kanya. Ito ba 'yun, sir? Apo. Ah, ito pag maglalagay ko ng tubig sa swimming pool, ito ang ginagamit papunta dito sa swimming pool. Apo. Ilang oras, sir, bago mapuno yan? Isa't kalahating oras. Isa't kalahating oras lang. Okay. So, yan. Dire-diretso yung bakod, do. Ito na yung pinaka-corner ng property. Sementado na rin po dito. Ayan, pwede nyong lagyan ng mga garden yan. May puno ng, ano, siniguelas. Ito yung ice cream fruit. Ice cream fruit yan, di ba? Tawagin nila. Tama-tama, nagtitinda kayo ng ice cream, eh. Oo. Ananas? Ice cream fruit yan. Yan, ananas. Ice cream fruit tawag dyan, eh. Tapos yun, may nyug. Oh. And then, merong siso dyan. Duyan. Ito yung swimming pool, oh. Anong lalim nito, sir? Mga 6 feet?
4 lang po yan. Ito? Oo. 4 feet? Hmm. Hindi, four, sir. 1, 2. 4 or 4.5 ganyan. Okay, parang mas mataas pa sa akin eh. Hindi ko nalilinis. Hindi pa nalinis. So, 4.5. Oh. Wala naman leak yung swimming pool, sir. Wala po. Okay. So, ayan, may pugad pa dito. Oh. Indian mango. Ayan. Oh. Tapos, merong siso dito. Daing bunga ng Indian mango nyo, ha? Sir, ito, ano to? Yan po, guest house. So, guest house. Okay. So, ayan, tignan nyo po yung guest house. Ito, sir, mga kailan to nagawa? Balika, ano lang po ito, 2022. Inayos ulit itong guest house. Ah, nung inayos. Pero yung bahay po? Ito pong kwan niya. Structure? Mga 2018. 2018. Mm-hmm. Okay. So, ito po yung likod ng bahay. Harap okay. Kanina. So, ayan. Tsura ng kanilang guest house. Buo pa naman po yung kisame. Maganda pa, ha? Pipinturahan na lang yung mga naka-expose siya na wala pang pintura. Yan. Sir, ito, another bahay na naman, di ba? Opo. Hmm. Pwede po ba natin masilip yung guest house? Pwede po. Okay, silipin natin yung loob ng guest house. Alright. Maluwag. Mga nasa ano to? 15. 8 by 15 square meters. Tapos may sariling CR dun. Yan o. Wala mong bilya. Okay. May CR dun. Yan, sara na natin. Solid pang pinto, ah. Yan. Tapos, ito yung isang bahay, ano, sir? Opo. Pareho ang size ito doon? Parehas lang po. Parehas ng size. Iba lang yung design ng veranda nila, no? Opo. Yan. Pwede ba natin pasilip, sir, sa mga viewers natin? Sige. So, ayan. Ito yung isang bahay. Ito yung katabi, di ba, na nakita natin kanina. So, ito yung isang bahay dito. Pare-pareho lang sila ng size nitong kabila din. Silipin lang natin to. Most probably, ang itong kabila na to, ganito rin sa makikita natin dito. Ayan, may mga bata, oh. Ayan, diba? Naka-elevate din po ng konti yung bahay, oh, kung mapapansin ninyo. Mataas. So, isa, dalawang steps. Ayan. Knock-knock. Silip lang po. Yun. Ito po yung bahay. Buksan natin yung mga ilaw. Ayan. Tiles na siya. May dalawang kwarto sa dalawa. Dalawang maliliit na kwarto. And then, nandito po may lababo dito. Tapos, ito yung CR. At paglabas nyo dito, andito na po yung dirty kitchen. Ayan o. May dirty kitchen dito. Yun. So, itong dirty kitchen na to, actually, yung dinaanan natin kanina, ayun. Diba? Ito po yung guest house. Alright? So, dito na tayo lumabas, te. Ay, dito tayo lalabas. Yan. And then, ito yung production ng ice cream nila. Itong structure na to. Nagninegosyo po kasi sila ng ice cream noon. Ayan. Bloomingfield ice cream. Malaki ang structure. So, pwede nang i-assume din to. Kung halimbawa, yung bibili, marunong gumawa ng ice cream, pwede na nilang i-assume to. So, negotiable po yung mga gamit nila pag gawa ng ice cream. Ayan, no? Mga ilang years na rin silang huminto sa paggawa ng ice cream.
Alam mo ba itong, di ba taga ano ka? Ay hindi, alam mo ba itong ice cream na to? Kilala mo? Hindi. Okay. Matagal na kayo nag-ice cream dito? Matagal na po. Matagal kayo nag-negosyo ng ice cream? Mga ilang years? Mga 2002. 2002 po. 2002? Kailan kayo minto? Nag-operate pa rin. Ah, nag-operate pa rin. Oh, sila, isa sila sa mga pioneer na nagtitinda ng ice cream dito, San Marcelino. Pero hindi po ako yung dire-diretso. Hindi dire-diretso. So, meron silang dwarf coconut dito. Okay, so yan mga ganun. Yan na lang mga kabutsawals, hanggang dito na lang muna tayo. Hindi ko nasisilipin tong isang bahay. Most probably pareho lang yan doon sa tinignan natin kanina. Nagkaiba lang po sila ng harap. Yan. So, halos sabay din silang kinonstruct summer around 2018, ano? Okay, now, titignan po natin naman yung bahay, yung pinaka main house, kung ano yung tsura sa loob, no? Para makita nyo muna bago ko sabihin sa inyo yung presyo, syempre. Ano, pwede kayong maglagay ng mga table dyan, no? Diba? Pakapikapik kayo dyan. Maganda ang design ng bahay. Diba? Oh. Yan. Well, elevated po siya. Mula dun sa kalye, naka-elevate siya ng mga 1 foot. Alright, so yon. May mga konti lang kailangan ipa-repair sa kisame. Yan o. Sign ng may konting leak sa bubong yan. Okay, so madali lang naman ng gawin yan. Tapos ito, repaint na lang yung kisame. Ang bahay na to, bali kung 2012, mga nasa more than 10 years na po ito. Going 12. Check natin loob. Yun o. No? Ito po ang loob ng bahay. So, ito ang pintuan niya. Solid. Tanong natin kung included ba yung mga furnitures, no? Yun. Yun, may rubulto dun, no? Sino kaya yun? Ayun, no? Okay. So, yan, mga bintana. Lapitan natin para makita ninyo yung view mula dito sa loob. O, dyan tayo galing kanina, di ba? Yun, no? Papunta sa swimming pool. Oh. And then, may dalawang kwarto itong bahay na to. So, yung kwarto, may bintana dito. Kita nyo itong ano, sala. Alright. Check natin yung ano, kwarto. Yan. Malaking kwarto, ha? Malaking kwarto, mga kabutsawals. And then, may design na rin pintura yung kisame, oh. Split type yung aircon dito. Yan, may cabinet dyan. Merong built-in doon sa taas na cabinet. Maganda mga bintana, malalaki. Yan. So, I suppose, ito yung ano, master's bedroom. Pero wala siyang sariling CR. Pasok tayo sa kabilang room. So yan, kapag nandito ka, yan ang view dito. Oh. Hindi lang natin mabuksan yung ibang ilaw eh, kasi wala pang, walang bombilya. Ito, isang room din to. Yan o. Maganda rin. Ayun na lang mga ilaw nila, no? Ayan. So, walang sariling CR yung room, no? Okay. Labas na tayo. So, may bintana dito, ah. Ayan, nakita niyo yung sala. Alright. Now, pasok tayo dito sa dining area. Ito ang dining area. Yun. Ang ganda ng mesa, ha?
Naalala ko yung mesa dun sa amin, sa Puerto Princesa, sa lolo ko. Bahay ng lolo ko. Ginito mesa eh. Yan o. Kaya pag nag-agawan kayo sa ulam, pag napabilis ang ikot niyan, lipad ang mangkok. Di ba? Wala bang ilaw to? So yung, ito yung pinaka-kitchen nila, no? Yan. Merong bar dito. Nandiyan ang lababo. May exhaust fan. Okay, yan ang built-in cabinet. Baba lang. Tapos, pwede maglagay ng ref na eksakto dito. Medyo malaki itong ref nila. So, ayan. Ngayon, yung CR dito sa bahay na to, nandito. Yeah, nandito yung CR. So, meron kang isang cabinet dito, parang walk-in. And then, yan. Ito ang CR, pinaka-CR nila ng dalawang kwarto. Yan. So, may mga nakikita ako minor repairs. Ayan o. Ayan. Yan ang itsura ng kisame. Yan, may salamin dyan. Lababo. Idoro. Right? So may mga kailangan ng i-repair, no? Ninipis lang yung plywood eh. So ito, semento. Yan. Ang dining area. Ang labas nito, yun na, yung guest room. Guest house. Yan na. Tapos swimming pool. Alright? So, tanong natin ang presyo. Ngayon, tanong natin sa ating mga handlers kung magkano binibenta ni ma'am yung property. So, ang kausap talaga ni ma'am dito, si Ate Rhea. Yan, si ma'am Rhea. Ma'am Rhea, pakilala ka muna. Hello po. Ako po si Rhea from San Antonio. Ako from San Antonio. So, ikaw yung handler ng property na to. Okay. So, ayan po si Ma'am Rhea. Yung mga interesado po sa bahay na to, sa kanya ko po ipo-forward yung mga inquiries ninyo, no? Ma'am Rhea, magkano daw binibenta na may-ari yung bahay? 12M. Magkano pinatong mo doon? Wala po. Narinig niyo yun, walang pinatong si Ma'am Rhea. Ito naman si Ate Ala Arnie. Siya yun sa may San Felipe na magandang bahay. Siya naman ang handler doon. So, halimbawa may mag-i-inquire kayo, dito ko kayo papasa sa kanya. Okay, once again, actually, sila po ay mga agents, pero hindi po sila nag-OOP. Naka-base lang sa percentage ng ibibigay ng seller yung pinaka-income nila. Tapos sa part ko naman, kung gusto nila akong bigyan, di ba, wala namang masama doon. Tatanggapin ko ng maluwag na maluwag sa aking puso. Okay? So, ganun, 12 million yung property. Ano ang size ng property, Ate Rhea? Nasa 999 square meter po. Kulang 1,000 po. So, nasa 999 square meter. Anong hawak nito? Titles? Titles po. Dalawa po. Dalawang title daw ang hawak nila para sa property nito. Sabay nilang ibibenta, di ba? Opo. So, ibig sabihin, yung isang title, hati. Opo. Parang 450, ganun. Okay. So, yun, mga kabutsiwals, mga ma'am, sir, boss, amo, manager, no? Kung interesado kayo, ano pang inaantay nyo, kontakin nyo na ako dito sa aking mga contact details, nandiyan po lahat sa baba. And remember, ito pong lugar nito ay malapit po doon sa ano yun? Tourist attraction? New Zealand po ng San Marcelino. Yun, yung New Zealand ng San Marcelino. Malapit po itong lugar na to. Kaya pwede nyo po itong parent as Airbnb or pwede nyo ring parent. Simple na monthly, di ba, sa mga kakilala ninyo. Or pwede nyo maging investment dito po sa bayan ng San Marcelino, Zambales. Okay, pasensya na kayo. Medyo low energy ako ngayon kasi biglang umulan, nainitan, alam nyo naman. malakas makahatak ng energy. So, ganoon na lang mga kabutsawals. Maraming salamat po ulit sa mga viewers at saka sa mga subscribers. Patuloy po na tumataas ang subscribers natin at saka mga viewers. Nakakatuwa. Okay, maraming salamat po sa inyo. At sana nagustuhan nyo po yung ating showcase ngayon ng house and lot. Okay, thank you.